guys, welcome back to my YouTube channel, and it's me again, Jan. So yeah, adjust ko lang ang aking camera, ang cellphone. So for today's video guys, is i-update ko lang kayo sa aking puppies na alaga na may parvo, na dinapuan ng parvo. So 7 days ago, nag-confine tayo sa Kakobe. So kinonfine natin si Persia. So Persia is 3 months old puppy, so turning 3 months old. Pati si Lunox, 3 months old. Si Baller guys is 3 months old. So tatlo sila. So nagkanda hawa-hawa. First na kinonfine ko guys is si Persia 7 days ago. So na-confine siya. Tapos si Baller hindi ko siya na-confine kasi nga wala tayong pera. So kulang yung pera. Kasi nga masyadong malaki na yung babayaran kay Jacobe. So namatay si Baller noon. And pero bago namatay si Baller, 5 days siya. Tapos si Lunox, guys, wala pa siyang sakit noon. Malakas pa siya. Tapos ang nangyari nung time nung February 10, guys, nung time na nakita kong may senyales na may parvo na si Lunox, may nag-sponsor. So may nag-sponsor kaya napabet ko siya agad. So malakas pa siya, napabet ko na. So pina-confine ko. After nung pinakontain ko siya nung February 10 ng tanghali kasi nga nakita ko medyo nagpatay na siya. So nung pinakonfine ko na siya, 1.5 days pa lang guys na nakakonfine, so namatay agad si Lunox. So ganun siya kadali namatay. Samantalang si Baller, nung ina-home remedy ko si Baller, umabot pa siya ng 4 days, naglalakad-lakad pa. Si Lunox, 1.5 days guys, patay siya agad. So pinagbayad kami ng 6,310. So hindi ko alam kung katwiran ba yung 6,000 na yun. Okay lang naman magbayad, basta sana ayun, may nakita kang ginawa. Ang good news naman natin guys is nakuha ko na pala si Persia. So kagahapon, February 12, so eksaktong 3 months siya guys, kasi ang birthday niya guys is November 12, sila pinanganak. So kagaling kahapon lang, February 12, so nakuha ko na siya. And then kumakain na siya at saka umiinom na rin ng tubig. Medyo maliksin na rin siya guys. So ipapakita ko sa inyo mamaya tapos magkapakain din tayo. At saka yung pupo niya guys, papakita ko rin sa inyo kung ano na itsura ng kanyang pupo. So hindi ko alam kung mas napamahal pa talaga ako dun sa may sunay kumpara sa Jacobe. Sa Jacobe guys, na veterinary is nakasurvive yung dogs ko. So 6 days siya dun. So okay lang na magbayad guys, basta alam mo yun na nabuhay yung dog. So hindi masakit sa bulusa, tsaka hindi rin masakit dito kasi nabuhay. Hindi yung dun pa lang, 1.5 days pa lang sa sunay, namatay na agad yung dogs ko. Parang ambilis naman. Although sabihin natin matindi yung parvo, pero pag inalagaan naman ng maayos yung aso, hindi ganun-ganun agad mamamatay yun. So, thankful pa rin ako at blessed pa rin tayo kasi nabuhay, nakasurvive si Persia. At ang natutunan ko guys, sa experience na to guys, ngayon nalaman ko na kung kanino ako magtitiwalang bet. So, dahil so nangyari to, so I prefer na doon na lang ako parati magpapabet sa Kobe. Dahil nakita ko kasi yung lugar na quarantine nila, yung lalagyan nila ng ano, aircon, tsaka maayos naman yung lagayan, lilipat lang. So basta doon siya nakalagay yung aircon, malamig, tapos okay naman siya. Tapos ang nareseta sa akin ng doktor, so i-share ko na rin to sa inyo guys, yung mga merong parvo virus. So ito yung nareseta sa akin. Of course, disclaimer lang guys, yung mga aso natin, so magkakaiba sila ng body, ng immune system. So ito kasi yung nirecommend sa akin ng doktor, at ito yung mga seta. So cholesterol, amoxicillin, antiplug, and nemosigin, electrolytes. So ito, basahin nyo na lang ng maigi kasi baka mali yung aking pronunciation. So ayan, gamot sa parvo. Tapos ito guys yung Himalaya. Alam ko meron ako nito dati pa eh. So itong Himalaya na pang immuno, so animal health immunodulator. So ito, ayan, ito rin to. So binibigay to guys once a day. Tapos ito rin, binibigay siya
once a day. So binibigay ko sa kanya is 1.5. And then hindi mawawala guys ang dextrose powder. So kasi napaka-importante nito. So lalagyan ng tubig, nilalabinubusan ko ng dextrose powder to scoop para mas okay siya. Tapos yung tubig niya guys, pag nakainom na siya, pag umabot na ng 3 oras yung tubig niya, pinapalitan ko na agad para hindi maanuhan ng bakterya kahit paano. Tapos ang kinakain niya ngayon guys is itong, hindi ko pa natatry yung ibang food kasi nung nagpunta kami sa vet, ito na yung pinakain sa kanya. So hindi ko muna babaguhin yung diet niya, ito muna yung papakain ko. Pyramid Hill. So ito yung pinapakain ko sa kanya ngayon. So kinakain niya to guys, Pyramid Hill. So yun lang guys ang aking update ngayon sa aking puppy. Tapos ipapakita ko sa inyo si Persia. Persia. Hindi pa siya guys pwede paliguan. At saka tignan nyo, meron pa siyang bender dito na pinagkabitan ng dextrose. Yan. Saka isa pala guys, si Lunox guys, hindi nila makabitan ng dextrose kasi nga daw minangat-ngat. At saka baka dahil doon, kaya madalas na matay si Lunox kasi hindi nila makabitan ng swero. So pinagbayad pa nila ako ng pang swero kasi hindi naman pala nakakabit. Kaya mabilis siya na dehydrate yata at namatay. Samantang si Lunox, ayan, buhay na buhay. Diba? Ginawa ko guys is nilinis ko muna itong mga lugar. So nilaban ko yung mga gamit niya, binabad ko sa sundox, binabad ko sa sabon, nagmap ako ng sahig, lahat minap ko yung mga gamit, nilaban ko para pagdating ni Persia, kasi alam ko babalik siya eh. So pagdabalik niya, yan, nakalatag na lahat yan, at least para safe na siya sa parvo. Alam ko kasi yung parvo nandito lang yan, hindi mawawala yung parvo. So kung ako sa inyo guys, yung mga dogs nyo, ingatan nyo, huwag nyo masyadong ilalabas or huwag nyo masyadong palalaroin sa sahig, huwag nyo ilalabas ulungan, huwag nyo ihahalo sa ibang aso kasi yung ibang aso guys, meron yung dalang virus. So kahit sabihin nyo wala silang sakit or hindi sila parvo carrier, yung mga puppies na below 6 months old, so napaka ano nila, madaling hawaan, 2 months up to 6 months. So, kailangan din ng vaccine. So, sinabi sa akin ng vet na after, pag na ano na siya, pwede na siyang vaccinean or pwede ko na siyang pa-inject ng 5-in-1 shot. So, napaka-importante rin guys ng 5-in-1 shots sa mga aso natin guys. So, di ko pa naman siya napapainom ng Himalaya. So, ngayon ko pa lang siya papainomin. So, painomin natin siya guys. Ayan. Ganito yung itsura ng Himalaya. Himalaya na Nutri. Ayan. So, kuha lang akong syringe, guys. Ang nakalagay kasi rito, guys, syrup give once a day. Pero walang nakalagay kung ilang ml. 1.5. Sa dingding, nakasabi ng aplikato ni Gilbert na nagtapos siya sa high school. So, 1.5 din siguro siya. Ito kasi 1 ml lang yung ganito eh. But I need 1.5. So, ito yung gagamitin natin. Ito, 1.5. Painumin natin siya ng immuno. Ayan. Para siyang ano, bote ng bote ng Rebicon. So once a day lang din siya ibibigay guys. Ayan. So kailangan ko lang is 1.5. Ito guys yung 1.5 Lunox.
Inom ka, inom. Dito. Ala, ala, ala. Tapos guys, itong ano niya, yung pagkain niya. Pakainin natin siya ng Pyramid Hill. Ayan, kunin ko lang yung kanyang lagyan. So hindi ako naglalagay parate ng hindi na ako nagiiwan ng pagkain dun sa bigaan niya para malinis, hindi maanuhan ng hangin. So ganito yung itsura niya guys pag binuksan niya. Lamb to. So ganito ko lang siya binibigay, ayan. Ganito lang. Tapos uubusin niya lang to. So ganito lang guys kung paano ko inaalagaan yung aking may parbong aso. So hopefully fully, pag fully recover na siya guys, yan, pwede ko na siguro siyang paliguan, pero sa ngayon hindi pa rin pwede. So yun lang guys, and I would say na pagdating guys sa Parvo survivor yung isang dogs kapag malakas yung immune system niya guys. So napaka-importante ng vitamins, napaka-importante na palakasin niya yung immune system ng mga alaga ninyong aso para once na tamaan sila ng mga sakit na hindi ganun kahirap or mas mabilis sila makarecover kapag malakas yung immune system. Kasi malaking ano yon impact, baka mamatay yung dogs nyo. Kapag mahina yung immune system, depreso, yun yung mga nangyayari. So ang ginagawa ko ngayon sa kanya guys, kapag umiiyak, kinakarag ako kasi wala yung mga kapatid niya. So ganun yung ginagawa ko. Tapos bago akong humawak sa kanya, naghuhugas akong kamay kasi napaka-importante na mag-sanitize. Yun yung bilin sa akin ng veterinarian na mag-sanitize kapag hawa. Kasi nga, kaka-survive pa lang niya sa Parvo. Pero hindi pa siya 100% fully survivor from Parvo. So, kailangan pa rin natin siyang i-check, i-monitor. So, yung mga needs, kailangan iwasan din siyang ma-depress or malungkot. Kasi yun yung baka dun bumagsak, hindi siya kumain, tumamlay, at saka magtae. So, yun yung tinitignan ko sa kanya. Up na bantayan guys. So yun lang guys, and share ko lang yung update sa aking Persia na puppy na may parvo. And yun nga guys, so don't forget, kung bago ka pa lang guys dito sa aking YouTube channel, so wag mo kalimutan subscribe at i-hit ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod natin parvo journey. So hopefully sana tuloy-tuloy na yung recovery niya. At saka, kung meron kayong questions or suggestions guys, mag-iwan lang kayo ng comment down below guys. Yan, para mabasa ko naman kung paano ba mag-alaga ng mga Parvo survivor, kung anong mga ma-share nyo. And yun lang guys, and follow nyo rin ako sa Twitter, Instagram, at Facebook for the video guys. And don't forget to subscribe guys. And yan, thank you for watching. So, see you on my next video guys. So, bye-bye. Magbabay ka na, ano? So, simot ang pagkain niya. Ayan na. Simot na simot. Persia. So, yun lang guys. Thank you for watching. And Persia. Ayun o. Persia.
So bye bye. See you in my next video, guys.